Welcome back sa aking channel mga boss at usapang planning muna tayo ngayon at pasintabi sa mga medyo masisilan dahil ang topic natin ngayon ay medyo madumi. Ayan, so yun nga, bakit nga ba may tubig sa water closet o inidoro? So katulad ng makikita nyo dito sa larawan, ayan, so makikita natin sa ordinary water closet o yung paid plus. At ganun din sa plus type bulb water closet. Okay. So, sa nakakaalam na, maaaring ito'y napakasimpleng usapin lang, pero aminin natin na nung una, naging curious din tayo dito nung hindi pa natin po alam kung ano yung dahilan. At kahit ako, hindi ko rin dati ito alam kung ano talaga yung reason kung bakit may tubig dahil nalaman ko lang ito nung nag-aral na rin ako ng drafting. Ayan, so dahil ang plumbing ay isa sa major subject namin, ayan, so at yun, normal naman yan na lahat tayo ay nag-start sa pagiging walang alam, ayan, so kaya nga tayo nag-aaral mga boss at nagiging curious din tayo sa mga bagay-bagay, ayan, so katulad ngayon na napunta ka dito sa napakasimpleng topic na ito. Sa plumbing works para sa isang typical na toilet, ang mga dumi na galing sa mga fixtures dahil sa ating paggamit, katulad ng lavatory, water closet, at shower, ay itinatapon papunta dun sa septic tank o yung Pozo Negro. Ayan, itinatapon gamit ang pipe o yung tubo. So, nai-imagine natin ngayon na ang septic tank ay stock ng mga dumi. So, nai-imagine natin kung ano ang merong amoy dito sa septic tank. So, ganito ang section detail ng water closet sa inner part. So, nakakurba yan, pataas. Ito yung tinatawag na trapway. Ayan. So, kaya nagkakaroon ng stock na tubig sa part na to. At ito yung tinatawag na water seal. Ayan. So, at napakasimple pero napakahalaga ng purpose nito. At ang purpose nito ay para harangin ang mabahong amoy mula sa septic tank. So yan, para hindi makapasok sa loob ng toilet. So yan yung napakasimpleng dahilan kung bakit may naka-stock na tubig sa water closet mga boss. At marami pa ring ibang advantage ang pagkakaroon ng water seal o stock na tubig. Yan, so para dun sa paggamit natin ng water closet. Hindi lang sa water closet may water seal. So mayroon din 'yan sa lavatory. Ayan. At para magkaroon ng tubig o yung pangharang at tinatawag nating water seal, ang ginagamit dito ay P-trap. Ayan, so makita nyo dito, ayan may naka-stock na tubig. So, at itong P-trap ay part o accessories to ng laboratory kaya magkasama na ito kapag binibili. So, ang laboratory fixtures ay ginagamit sa paghilamos at sa pagtutupras. Ayan, so, imagine yung mga boss kung wala itong tubig na pangharang sa mabahong amoy na galing sa septic tank. Ayan, so, kaya napaka-importante ng water seal pagdating sa plumbing works. Next, naglalagay din tayo ng PVC P-trap para sa floor drain. Ayan, so para magkaroon din ng stock na tubig. At same pa rin yung purpose. So para hindi makapasok yung amoy galing sa septic tank. Ayan, so kung sa lavatory, part na niya yung P-trap, dito naman sa floor drain, gumagamit naman tayo ng PVC para sa P-trap. Ayan. At ang typical size niyan na ginagamit ay 2 inches diameter. So, para doon sa mga floor level, maliban doon sa ground floor. Dahil 3 inches ang dapat na ginagamit sa ground floor at ipapaliwanag ko sa huli kung bakit. Okay, so, ang floor drain ay kinukonsider na isang fixtures. At ang gamit nito ay mag-collect mula sa paggamit ng shower, paglinis ng toilet, o kaya naman
just in case na magkaroon ng leak sa water line para doon magdi-drain yung tubig. Yan, so at ito ay merong clean out plug. Yan, so para pwedeng buksan in case na magkaroon ng bara o may mahulog na maliit na importanteng bagay. Pero para sa mga toilet lang ito above ground floor level. Yan. So dapat maayos ang pagkakalagay ng clean out plug gamit ang Teflon tape. Yan. So para maiwasan yung pagkakaroon ng leak o tagas. Yan. So dahil panagkaroon ng leak, so makakasira ng ceiling at possible din na maupos ang stock na tubig na magiging dahilan para makapasok yung mabahong amoy galing sa septic tank. So para naman sa floor drain na nasa ground floor level, dahil ang ilalim nito ay lupa na, hindi na nagagamit ang clean out plug. Ayan. So kaya dapat ang ginagamit na size para sa P-trap ay 3 inches diameter. Ayan. Para magkasya yung maliit na kamay, just in case na may mahulog na importanteng maliit na bagay, nakasya sa strainer. Ayan. So, at dapat ang lalim ng P-trap, kung nasa ground floor, dapat maximum ng 30 cm mula sa finished floor line hanggang dun sa pinaka-bottom ng P-trap para maabot pa rin ng kamay ang pinaka-ilalim. So, dagdag information lang, maaaring iisipin ninyo kung bakit magkakaroon ng bara gayong mayroon namang strainer na maliliit yung butas. Ayan. So, yung mga maliliit na solid particle katulad ng alikabok, sa katagalan niyan, nabubuo ng malaki. Ayan. So, kaya yun yung possible na magbara dun sa floor drain. Okay, so yan lang mga boss, at sana ay meron tayong natutunan sa napakasimpleng topic na ito. At maraming salamat sa inyong panonood, at lalo na sa mga bagong sumuporta sa akin dito sa aking YouTube channel. And see you sa mga susunod na topic natin, at adios.